so difficult to parang organize ourselves. At ginagawa. So yung ang laki-laki ng building pero kulang yung space. Pero nga hindi pa siya naman. Simula na po tayo. Good morning, ladies and gentlemen of the press corps. Thank you for gracing this press conference on the activities that were conducted yesterday pertaining to the APEC High-Level Policy Dialogue on Agriculture Biotechnology. With us, I am Abraham Manalo. I'm the Executive Secretary of the Biotech Coalition of the Philippines, one of the co-organizing teams that conducted the private sector-led initiative in yesterday's activity. With us today are two experts on biotechnology and biosafety. On my far left is Dr. Ernie Leyacau. Ma'am Ernie is the former director of the National Science Research Institute of UP Diliman, where the UP DNA laboratory testing is being conducted. Currently, Dr. Cao is the director of the Institute of Biology of UP Diliman. On my near left is Dr. Saturnina C. Halos. Dr. Nina has several activities related to biotech and biosafety. And she is one of the earliest consultant of our legal system when they establish forensic DNA into our judiciary. She also helped establish the numerous biotech institutions in UP Los Baños, UP Diliman. Right now, Dr. Halos is the senior technical advisor at the Department of Agriculture. She is the chairperson of the Biotech Advisory Team, Department of Agriculture. Ladies and gentlemen, our two experts will be discussing issues on what transpired yesterday. Dr. Enriyaka will be discussing issues on biotech in general and biosafety or the safety regulation of biotech crops, while Dr. Nina will be discussing the issue of coexistence, how different agricultural production system, for example, organic and biotech crops, can coexist side by side. So, Ma'am Ernie, can you please start? Good morning to everyone, and thank you for this opportunity to speak in front of you. So, as mentioned by Abe, I'm a faculty member of the University of the Philippines in Diliman. I teach biology and genetics, and I help the Department of Agriculture as a member of the Scientific and Technical Review Panel for applications of GM products in the Philippines for food, feed processing, or for propagation. So what I'll be able to share with you this morning would be some basic principles regarding biotechnology, particularly modern biotechnology. As you will note, of course, the main topic for the meeting yesterday up to today would be the use of agricultural biotechnology and the benefits, the applications that this kind of technology will have on the Philippines and, of course, the APEC member economies. So, in general, modern biotechnology will utilize the use of novel or new combinations of the genetic material called the DNA in plants, particularly important crops, and of course, more recently also, there are already experiments being conducted on the use of recombinant DNA in animals, or what we call then as biotech plants and, of course, biotech animals. Now, you may already be familiar with, of course, the GM crops that are being planted already in the Philippines. The most familiar probably would be the BT corn. And much probably of the issues would be concerned with safety, biosafety concerns. And
what I'd like to share would, of course, be the process by which the Philippines has undertaken in terms of the regulation of this GM crop. In the Department of Agriculture, through the Bureau of Plant Industry, is involved with the regulation, the regulatory component, and utilizes experts from the academe and other research institutions for assessing the biosafety of such applications. And what I'd like to mention would be the fact that we follow international standards, particularly those that had been set by the Codex Alimentarius Commission, an international body where the Philippines is a member of, and where also the FAO, the WHO also participates. And under a particular set of guidelines called the plant guideline, the Codex Plant Guideline, then there are specific provisions that tackle how safety can be assessed, particularly in terms of looking at the modification itself, what has been done, the process that has been involved, and then maybe for your purposes, looking into certain safety issues such as toxicity, allergenicity, and even probably carcinogenicity. And so the idea is for experts to be called upon and to look at these aspects in a particular, let's say, GM crop. So let's say in the case of BT corn, what was looked at, what was the host organism, of course, it's the corn plant, what was the gene that was introduced, it was a gene that allows for the expression of a protein that will kill insects called the corn borers, but will not kill other organisms, particularly, of course, yung humans, because when ingested, the protein is digested in our stomach, and therefore it will not cause any toxicity or any harm to us, to the consumers. The protein, the amino acid sequence of that protein has also been analyzed, and it has been found that the sequence does not in any way coincide with any known allergen or even known toxin, so that there is no allergenicity and, of course, toxicity that would be involved in such product. And then the crop has been planted in the Philippines for some time already, and monitoring of insect resistance has been done, and there has been no reports in terms of this problem, in terms of insect resistance. And so far, after so many years of planting, there had been no reports, no safety issues that had been found that would be of concern to us, and it is regarded then as safe as the traditional, what we call the traditional corn plant. So this is probably what I'll share right now, and if you have questions, then we can discuss questions later. I'll turn over the floor to Abe. Salamat, Ma'am Ernie. So ang kasunod natin magsalita ay si Ma'am Nina Halos, at pag-uusapan ho, particular, ang coexistence. Ma'am Nina? Yeah, you know, there is, if you go around the country, there is there are some people who say that they have, you know, they have more rights than others because the system that they're using is environment friendly. And this is usually claimed by the organic farming's advocates. On the other hand, organic agriculture by law does not allow the use of genetically engineered crops like BT corn. So there's sort of a controversy here, you know. The Department of Agriculture has been asked why we promote genetically modified crops, and on the other hand, we are also promoting organic agriculture. Okay. See, the thing is, both farming systems would benefit the farmer depending on their situation. If you have a farmer
that has a small plot near an urban center, and he has a good market. You know, your restaurants, your hotels, they usually prefer for salads, organically grown salad or salad greens. Now that would be an opportunity for a farmer near an urban center. On the other hand, many of our corn farmers would sell their produce, especially the yellow corn, to feed millers. And they can send their produce along, you know, along a distance. It does not matter. So for them, growing this BT corn, as mentioned by Dr. Cao, is profitable because they can produce more than any other variety. You know, I just came from Bicol about last week, and the farmers there were telling me, you know, that their lives have really have improved very much since they have planted genetically modified corn over the ordinary hybrid or even the open pollinated varieties or OPV. And they were actually complaining, you know, that the Department of Agriculture should help them buy genetically modified corn seeds rather than the department giving away OPVs, because OPVs do not give them as much yield and as much income as the BT corn. Now the controversy arises in the provinces wherein some who are planting, who are you know, following the organic production system, would now complain that the pollen from the genetically modified corn would fall on their plants. Well, that is a concern only if you are also planting corn. But if you are planting rice, which is what is the most extensively planted organically grown crop today, it does not matter. Now that is what coexistence is all about, okay? That in two farms, you know, located side by side, even if one is producing organic produce and the other one is growing, today it's only genetically modified corn that we have. Now if your organic farm is producing lettuce or rice, it should not be a concern. Unfortunately, some people do not understand this. And I'm very happy that we are here with you today so you can help us explain to our people what it means when organic agriculture says we cannot use GMOs. Yes, that's acceptable. For the GM corn farmer to be allowed to produce, you know, the corn because he is making more money there. There is no problem actually when you're growing different crops in the same area using genetically modified corn or organic produce. So I hope our people will understand this, and that we tolerate the existence of different production systems in the same area. We do not need the ordinances that is being, you know, being crafted right now saying that we want only organic. You GM corn producers should not exist. Now that we should, you know, because our farmers are in different situations. And they should be allowed, any farmer should be allowed to produce the crop wherein he could make the most money and still preserve the environment. There is, you know, our experience with GM crop is already almost 20 years. And from that experience, there is already a lot of data to show that growing this crop is really environment friendly. It reduces the emission, you know, carbon emission into the environment.
there's data on that. There is also data on the reduction of pesticides because of growing of these GM crops. And there is also a lot of data, even locally, that the farmers producing this GM corn locally really make more money. Some of them knows how to manage their farm, manage their money. They have become millionaires. And we could cite to you many examples of such farmers. Okay. Salamat to Doc Nina, Dr. Halos. Bubuksan ho natin ngayon itong palututunan para sa inyong mga tanong. Ang kahilingan ho sana namin, please identify your name and affiliation. And if as much as possible, we tackle the topics that were discussed by our two panelists. Sino ang unang magtanong o gusto magkomento? Sir? Good morning. I'm Angelo Samonte from the Presidential News Desk. My question is, what is the public perception in the Philippines about these GM crops? Because I recall one time in Bicol, there was an experimental, I think it was Palay GMO, which was destroyed by a group of militants. What's the perception of? Yeah, there are actually already two studies that have been conducted in the Philippines. They were looking at the perception of people from different sectors of the country, of the society. There's a very positive, actually, perception. In general, it's more positive. What we have actually is a small group of very articulate individuals, and they know how to get into the media like that. And they are part of an international campaign, actually. They're well paid. Some of them, it's their full-time job. And therefore, that's their job. So they can really spread the word. And right now, we don't have full-time people doing also job, on the other side. And that's why you hear mostly the people who are working full-time. If I may add to what Dr. Halos has said, I think if there are negative perceptions, this would be due to misconceptions or misinformation that had been spread by such groups. And because I think what they try to picture would be like those probably that would extend to the extremes, such as those that are already like in the movies. These are the doomsday, scenarios that are not really what this kind of technology is all about. Those are out of this world extreme scenarios. And the problem is, however, this is what is more perpetuated in the media, because maybe people are influenced by what we see on television or what we see in the movies. And this is not what GM technology is all about. The organism is still the same. You just have a trait that has been added to it. So it's not like the Frankenstein kind of picture that is being depicted by certain groups whose I think aim also would be to frighten people. And I think that's where we come in, and that's why also I've been helping, because we want to give the right information to the public. We want to give the correct information to our people. Salamat po. Ma'am, tapos kayo, sunod. Good morning. I'm Lydia Pendon of the Manila Times. And as a correspondent here in Iloilo, we are members also of the DAA Press Corps. And many of us here are members of the DAA Press Corps. My question is about the BT. What is BT? BT corn, BT eggplant, in relation to the biotechnology. In layman's language lang, please.
And also, what is the difference of between GM and organic agriculture? Can GM survive in an organic agriculture situation? Thank you, ma'am, for the questions. I will tackle the first part, and then Dr. Halos will discuss the second part. So, you have heard of that word, BT, BT corn, BT eggplant, as ma'am had mentioned. BT actually stands for Bacillus thuringiensis. It's the scientific name of a soil bacterium that exists in the environment. May natural po tayo na mga bacteria sa ating kapaligiran at merong mga ito'y mga beneficial. Hindi po lahat ng bacteria ay yung nagbibigay sa atin ng sakit. May mga bacteria na nakatutulong din sa atin. At itong Bacillus thuringiensis ay not naturally lang natin na nakikita sa lupa. At dati, ginamit na ito kasi may abilidad, meron siyang katangian na magpatay, magpuksanga ng mga insekto. At dati, ginagamit siya as parang biological spray as is. So, nagawa na yan at safe siya kasi biological, natural spray. Ngayon, ang ginawa dito sa BT corn technology at ganun din sa BT eggplant, so, yung atin nga pong mga halaman ay pinepeste palagi ng mga iba't ibang mga insekto. At alam natin na malaki ang losses, kawalan ng ating mga farmers kapag kinakain dahon pa lang, nauubos na, bulaklak, hindi na namumunga. Nakikita natin yan, bungi-bungi yung mga mais, hindi na ipagtitinda ng ating mga magsasaka. Ano ang ginagawa nila, nire-resort nila? Yun nga po, nag-i-spray sila chemical pesticides para mamatay itong mga insekto na ito. At marami ng pag-aaral, marami ng publications ang nalabas dito sa ating bansa at all over the world na masama ang idinudulot nitong mga chemical pesticides. Known na ito, nakakabigay ito ng sakit sa baga, cancers, kasi ito ay mga chemicals na nakaka-harm sa ating katawan at ganun din sa environment na tinatawag natin kasi itong mga residues na tinatawag ng pesticides ay nag-persist sa hangin, sa lupa at patuloy na malalanghap natin, ma-expose tayo. So, ang ginawa, yung abilidad nung bacterium na yon, nung BT, yung meron nga siyang protina na ipinuproduce, ay inilagay doon sa corn plant. So parehong corn, walang pagkakaiba, the same characteristics, ang naiba lamang, nagkaroon ngayon ng natural, kung ano ba, natural katangian, natural na katangian ngayon, yung corn, na kapag ngayon dumapo yung mga larva pa lang, mga uud pa lang nitong mga corn borer, mamamatay itong mga corn borer pag kinain yon, toxic sa kanila yung protina na ito. And therefore, mamamatay yung mga corn borers patuloy na makakapamulaklak at makapag-develop ang fruits at maha-harvest ito ng ating mga farmers. So, yun yung technology dun sa BT corn technology. Ganon din ang prinsipyo doon sa BT talong. Yung protina, cryoancy ang tawag naman dun sa talong, pero ganun ding protina ay makakapatay naman doon sa mga fruit and shoot borer na nag-i-peste. Alam ninyo yon, di ba? Yung makikita natin yung mga talong, may mga kain-kain sila, yung mga maiitim, butas-butas yung nabibili natin pagka ano sa palengke. So yun nga, sa halip na isprayan natin yan, meron kami noong nakausap na mga farmer sa Pangasinan at sinasabi talaga nila na spray sila ng spray ng pesticides. Kaya kailangan ang gagawin natin pagka tayo ay kakain halimbawa ng talong, talagang huhugasan natin yan ng gusto at kahit sasabunin kasi hindi siya ordinary nawawala kapag parang itinapat mo lang sa tubig. Ganun karami ang amount ng pesticides na nailalagay dito sa mga prutas na ito. So, ganun din nga ang sa BT talong, so hindi siya makakain ng mga peste.
kasi meron siyang natural na katangian upang mapatay itong mga peste na ito. At yun nga, gusto kong i-emphasize kasi ang palaging susunod na tanong, eh di mamamatay din kami pag kinain namin yun o kaya yung aming mga hayop na nandoon sa paligid, sa sakahan. Hindi po, kasi meron tayong tinatawag na mga receptors sa ating tiyan, sa ating stomach, at specific yon yung receptor nagkataon doon sa insekto ay specific doon sa toxin na yon at siya lamang ang mamamatay, hindi tayo ang mamamatay sapagkat madadigest lang natin yan kapag kinain natin. So wala itong epekto sa atin, sa ibang mga organismo. May tinatawag tayong specificity. Kaya walang concern dito sa mga tinatawag nating non-target organisms. So, yun po ang pinaka-teknolohiya na involved dito sa BT corn at saka po doon nga sa BT eggplant. So, si ma'am naman po doon sa... O sige, pag-usapan natin yung GM crop farming at saka organic agriculture. Okay. Nasa batas natin yung organic agriculture at ang sabi doon, hindi ka pwedeng gumamit ng mga kemikal o yung mga antibiotic o basta yung mga synthetic, no, gawa sa factory na mga substances. Hindi mo pwedeng gamitin yan habang ikaw nagpapalaki ng iyong mga halaman, ng iyong mga isda o iyong mga baboy, ganon, baka at mga hayop. Yan ang organic farming. Naka-define lang siya kung ano ang pwede mong gamitin sa pagpapalaki ng iyong mga halaman at hayop. Nasa batas yun. At hindi lang yun. Kailangan may magpapatutuo rin yung certification, no? Kailangan may mag-certify na ganun nga ang pagpalaki mo ng iyong halaman at ang iyong mga hayop. Ang GM farming po naman ay ito lang naman yung paggamit mo ng buto na genetically modified. Anong ibig sabihin na genetically modified kasi? Ito naman, yung sa ngayon, ito ang ibig sabihin niyan, na meron niyang kapirasong DNA. No? Yung DNA, siya ang namamana nating sa ating mga magulang, sa mga ninuno natin, na siya ang nagsasabi kung anong maging itsura natin. Yan ang DNA. Ngayon, pirapirasong DNA ang magkokontrol kung ano ang katangian. Okay? So, yung kulay ng iyong mata, isang piraso yan ng DNA. E, 3 metro ang DNA natin. Okay? So, yung DNA sa mata, sa kulay ng mata, ay pagkaliit-liit-liit noon. Gaano ba kaliit yun? 1 over 100,000 yata yun na micrometer pa, no? So, ganun kaliit. Okay? Ang liit-liit. Ngayon, ang nangyari sa GM organism, ano? Kumuha tayo ng ganung pagkaliit-liit na DNA, katulad nung nangyari dito sa Bacillus thuringiensis, kinuha dun sa bakterya, inilipat siya dun sa maes. Okay? At yon sa paglipat noon, nagkaroon ng bagong protina na siya yung nakakamatay doon sa insekto. Yon, ganun ang paggawa ng GMO. Ngayon, ang sabi kasi sa batas, hindi mo nga pwedeng gamitin yung GMO sa organic farming. Masyadong ano nga yung batas. Eh. Sabi, ganito lang, ganito lang, ganito lang. Pagka naman ikaw nagpalaki ng BT corn o kung ano pang GMO, walang ganung restriction sa iyo. Kaya kung sabi mo, gagamit ako ng organic fertilizer, organic insecticide, pwede yon pagka ikaw nagpadami ng GMO. Katunayan, yung pinakamataas na ani, mga 2 years ago yata yon, 17 metric tons per hectare. Alam niyo, ang ating tinigib, yung inintroduce na mais pa nung panahon ng mga Kastila, ang ani doon ay 500 kilos per hectare. Okay? Yung ordinary na ang tawag natin, ito naman na-improve na mais, pero ito yung tinatawag nilang open pollinated variety. Ang pinakamataas na ani mo dyan ay 4,000 kilos per hectare or 4 metric tons.
itong GM corn, or yeah, yung GM corn na ito kasi ay BT at saka herbicide tolerant siya, glyphosate tolerant. Alam niyo kung magkano gaano kalaki ang ani niya, no? Gumamit siya ng organic fertilizer, dinagdagan din naman niya ng hindi organic. Pero gumamit siya ng organic fertilizer at ng na irrigate ng husto, ganoon. Maraming halaman doon sa kanyang isang ektarya. Alam niyo kung gaano kalaki ang kanyang ani? 17 metric tons. Okay? Sino ba naman ang hindi magtatanim pagka ganong kalaki? No, ang iyong eh kung sabihin mo na lang sa 10 piso isang kilo nung mais, magkano 'yon? Oh, sa 500 kilos lang versus doon sa 17,000 kilos. Ganun po. Ganyan ka kalaki ng diferensya nung ating production. Sa organic po naman kasi, no, kalimitan talagang mas mababa ang ani. Kasi unang-una, yung mga ginagamit na buto, eto kalimitan ko minsan, mga traditional varieties. Hindi sila na-improve. Yung pa rin, dati, pinag-aralan ko po yung 100 years ng pagtatanim natin ng palay sa ating bansa. Nung tayo po ay bago ba itong mga bagong paraan na ito, ang atin lang pong ani sa isang ektarya ay 30 to 50 cavans. Tuwan-tuwa na po tayo sa 50 cavans. Ngayon po, 200 to 250 po cavans per hektar kaya na pong kung nating ito yung hybrid, ito yung mga bagong variety na, no? O yung mga mas lumang variety, 100, 150, ganoon. So ngayon, kung yung ating mga organic nga at gagamitin nila yung mga lumang variety, talagang mahina ang ani. So paano ka makabawi? Ay ipagbili mo yan ng mahal. Sa ngayon po, ang organic rice sa Manila ay 200 pesos per kilo. Sino po sa atin ang pwede diyang makabili ng 200 pesos per kilo, no? Ganun po. So kaya nga po ang ating mga nagtatanim po ng organic rice, nag-e-export sila. Kasi talagang makakabawi sila pagka sa export. At doon lang sa mga mayayaman din sa Maynila o mga mayayaman kung saan diyan, ang nakakabili talaga ng organic rice. Salamat po. Salamat, Doc. Salamat po, Doc Nina. May dadagdag kayo, Marnie? Siguro ang maidadagdag ko lang dun sa kaibahan nitong yun nga yung ating GM technology. Yung na-mention ni Ma'am Halos tungkol dun sa ating mga pagtatanim, tayo ay gumagawa na ng mga modifications dati pa sa ating mga halaman nung unang-una pang panahon nung ginagawa natin yung tinatawag nating conventional breeding. Nagagawa na tayo ng conventional breeding, yung mga breeding na tinatawag hybridization ng mga yan, palay, ng mais at iba-iba pang mga halaman, ganun din sa mga hayop. Ito ay modification din at itong GM technology ay ganun din, modification din. Ang ibig kong sabihin, matagal na nating ginagawa ang genetic modification sa ating mga economically important plants and animals sa agriculture all over the world. Ang pagkakaiba nga, sa conventional breeding, nagkakahalo-halo pa yung mga iba't ibang mga katangian. Kung ano ba ang analogy, para kang may baraha, mga cards, bawat card ay kapiraso ng DNA, ng gene para sa isang katangian at magkakaroon ka ng iba't ibang kombinasyon. So halimbawa, kung ang gusto mo nga ay resistant sa peste, maraming mga iba't ibang kombinasyon, hahanapin mo pa doon kung alin ang meron nung resistance na yon. So matagal na panahon ng mga crosses, ika nga, na ginagawa. Sa GM technology, napapabilis yung proseso na ito kasi mas direkta napipili kasi meron na tayong mga techniques ngayon sa laboratory na pwede mong ma-identify, mapili yung gene na yon at iyon lamang ang ililipat mo doon sa iyong organismo, halimbawa sa corn. So para bang yun nga, doon sa card,
alam mo na kung aling card yung ililipat mo dun sa halaman. Hindi katulad nung dati na marami kang cards at pagpipilian mo pa doon kung alin at nasaan yung malilipat. Yun ang pinakakaibahan. Pero pareho lang siya na genetic modification ang nangyayari. At ang punto ko, wala tayong agam-agam sa conventional breeding. So, nagkakaroon nga lang talaga ng mga ganito, mga siguro konting agam-agam kasi bago ang technology at nagkakaroon nga ng mga misconceptions lamang. Pero pag in-examine natin, yun din ang punto, improvement. Yun nga yung sinabi ni ma'am. Nagkakaroon, ang ini-aim natin ay magkaroon ng improvement sa katangian ng ating mga itinatanim na halaman. Salamat, Ma'am Ernie. Miss Lydia, okay na ho? Si ma'am, tapos kayo, sir. Ah, sir, kayo muna. Gentleman first. Good morning. I'm Paul Tarosa from Radyo ng Bayan, Iloilo. There's a declaration of support on the commercial planting of BT eggplant. What do you wish to achieve by pushing this and how can this economically benefit the farmers? Sige. Salamat, mabuti tinanong mo yan. Kasi, alam mo, pinag-aralan din bago natin sinuportahan. Actually, sinuportahan po ng Department of Agriculture yung pag-develop ng BT eggplant, no? Bago natin sinuportahan yan, pinag-aralan muna kung yan ay mapapakinabangan nga natin. At lumalabas dun sa pag-aaral ng isang ekonomista na malaki ang pakinabang ng mga consumer, no? Una, mga consumer. Bakit? Kasi po ang paggamit ngayon ng pestisidyo sa talong ay halos makalawang araw nag-i-spray sila at hindi na nila hihintayin na mawala yung insecticide bago nila pitasin at dalhin sa merkado. Kaya po, marami po tayong talong, hindi ko naman sinasabing lahat. Yun pong mga mabibigat ho, kalimitan ho, mabigat ang paggamit ng pesticidyo sa talong. Kasi kung hindi, uunahan ka talaga nung uod. Kita naman ninyo, ang daming butas kuminsan. Eh kung namimili nga ako, eh, talagang pipiliin ko yun. Eh, talagang hindi ako bibili nung ano, kasi para kang bumili ng uod naman, no? Pagkay bumili ng may butas-butas. Anyway, yan po yung talagang malaking pakinabang ng mga consumer. Yung protection ng kanilang health. Ano? Yun naman pong sa mga magsasaka, lumalabas po, gawa nga po ng makalawang araw mag-spray sila. Ay sa mahal ho ngayon ng pestisidyo, ang laki-laki po, hindi ko lang maano kung gaano kalaki porsyento doon sa kanilang total expenditure sa farming, no? Pero napaka-significant po. Kung mawala yun sa kanilang ano, sa kanilang gastos sa pagpapalaki ng talong, ay malaki ho ang magagananan naman nila, no? Kasi mabawasan na yung kanilang gastos doon sa pestisidyo. At saka po, alam niyo ang nakakaabahala po sa amin, no? Doon ho sa paglalagay ng pestisidyo sa talong. Kasi po, ang ginagawa na lang ngayon may bote, andito insecticide, isa-isa yung talong na isinasawsaw yung insecticide. At alam niyo kung sino ang gumagawa noon. Mga bata ho at kababaihan. Okay? So makita mo yung epekto na naman yon doon sa mga anak-anak natin. So yun po, nakakabahala sa ating pag... Pero number one po kasi nating vegetable ang talong eh. Masarap nga naman, ang dami kang pwedeng luto. Pero yun po ang nakakabahala doon. Kaya nga po nung nakita namin yon, sabi namin, oh, sige, suportahan natin. Ang problema nga lang ngayon, yung ibang taong hindi nakakaintindi, ayun, pinipigilan tayo. Kaya gumawa po ng mga resolusyon po yung mga farmer natin para nga ho naman, suportahan nga nila yung paglabas, yung pagbibigay na nga ng permiso para makapagtanim po nung BT talong na yan. Kasi po sa Bangladesh, no, napag-aralan na rin po nila ng husto at doon po binigyan na po nila ng permiso na makapagtanim na po sila doon. So magmula po nung nakaraang taon, nagtatanim na po yung mga farmer po ng Bangladesh ng BT talong. Okay na, Mr. Paul. Ma'am? So meron po tayong 20 minutes. Marami pa. Tapos si Sir. Good morning po. Ako po si Runji Hambolo ng Radyo ng Bayan, Iloilo. We are now bracing for El Nino to hit
this month until June. Do you have any advice as to what genetically modified variety of rice are our farmers going to use? If so, what are those, ma'am? Salamat po. Wala pa po tayong genetically modified rice na available. Ang meron po tayo, mga improved varieties po. Ang advice po ng field rice, kausap ko nga lang po ang field rice nung isang araw. Kasi po, pinag-aaralan ko nga rin po ngayon ng climate change kasi po, nababahala po kami sa departamento na ang laki-laki po ng, ang nawawala sa agrikultura. Tuwing meron tayong ganyan, drought, typhoons, floods, ang laki po ng ating nawawala dyan. Kaya ngayon po talagang pinagtutuunan ng pansin ng Department of Agriculture at ang advice po nila ay ang ating itatanim ngayon kung ngayon tayo magtanim, no? Kasi po parang ang El Nino yata ay magmula Enero o Febrero, hindi ako sigurado, hanggang Hunyo. So kung magtanim po ngayon, kailangan yung early maturing variety. Ay marami po tayong ganyan. Tuwan-tuwa nga po ako, mayroon akong maalaala kaagad. Meron po itong improved po na variety ng, ano na nga bang, nakalimutan ko na yung variety na yun, pero 90 days lang po, yung mga 90 to 100 days po na palay. Oo. Ay meron pa po tayong early maturing variety naman ng munggo na dinevelop ng Bureau of Plant Industry. Ito po nakakatuwa kasi po isang buwan lang siya. Okay. Yung mga ganun po, hanapin po natin yung mga early maturing varieties. Yun po ang magandang itanim ngayon. 1 month lang. Taka ka, no? Ay, hindi nga masyadong, kaya nga po maganda nga pong i-announce ng mga ganito dito ngayon sa inyo. Kasi hindi natin alam eh. No? Hindi nalam ng mga tao. Kaya yan po, ang masasabi ko, ito po ay dinevelop nga ng Bureau of Plant Industry. Siguro mga 2-3 taon na po itong munggo na ito. Oo, munggo. Eh, paano po? Ay, magtanong po tayo sa DA po, sa Bureau of Plant Industry. Paano, Dok Nina, pag onset na ng El Nino, pag January na, ano itatrim ako? Ay, nako, edi, siguro magulay-gulay na lang. Eh, wala, kasi nga po alam ninyo, ito nga po yung ginagawa ko ngayon sa departamento natin. Ano, kasi para bang sa atin kasi yung mga ganyang na mga nangyayari, sabihin na lang natin, yan ay ano ng Diyos sa atin, di ba? Parang tanggap na lang natin, hindi natin pinaghahandaan. Yung pala naman, pwede nating paghandaan. Bahala ng Diyos, ganyan. So ngayon po, yun po ang pinag-aaralan namin. Kinokolekta po natin yung mga kaalaman na ganyan, yung mga ginagawa ng mga farmer natin, ganon. Yung mga ginagawa sa ibang bansa. Pinagsama-sama po natin ngayon yan at titingnan po natin alin ang makakatulong dyan sa atin. Yan po yung project po namin yan ngayon sa Department of Agriculture. Na ano. Pero Dok Nina, may dinidevelop po bang mga GM variety na tutugon sa climate change? Ay marami naman. Actually po, halimbawa po sa IRI, ano, nagdi-develop po sila ng drought-tolerant varieties. Meron na pong inirelease sa Amerika naman na drought-tolerant corn. Parang magre-release po ang pioneer ng drought-tolerant corn. Marami pong pag-aaral din sa meron na, ito pa ho. Hindi rin po ito masyadong alam ng mga tao natin. Ano? Na meron po tayong flood tolerant rice na na-approve na po, ginawa po ng IRI at saka field rice. At ito po ay pinapakinabangan naman ng mga maraming Indian farmers na naggumagamit nito. Sa atin nga lang po hindi rin na mapopromote. No, kailangan mo i-promote natin, sabihin natin, kung yung palayan mo ay dati nang nababaha, maganda ito na iyong itanim, di ba? Oo, yun. Yun po ang mga ginagawa naman po natin ngayon sa Department of Agriculture. Salamat po. Sir? Tapos last two ho, si ma'am tsaka si ma'am. Salamat po. Good morning, I'm Joel Franco of RMN Iloilo at isa rin po akong anak ng magsasaka lumaki po ako sa sakahan. I would like to ask, in the context of food security, can we say that there would be a danger of food security if hindi tayo mag-adapt ng ganito mga technology in the near future? Mm-hmm.
Oo, talagang alam niyo bilis nga nating magpadaming Pilipino, diyan na tayo magaling, no? Ay, kailangan tumaas din ang ani natin. At yung pagtaas ng ani natin dapat tuloy-tuloy, pero dapat yan ay sustainable. Ibig sabihin, friendly siya sa environment. Kasi kung hindi ho natin, hindi ganon, masisira ang environment natin, hindi rin masustain. So kailangan po maganda sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, yung mga ginagawa natin sa pagtatanim, pagpapalaki ng mga ating mga palay at kung ano pang halaman dyan. At ang isa pa po, ay gawa nga ng may climate change, dadami itong mga typhoon natin, dadami. Kailangan din mapangalagahan natin at makapaggawa tayo ng mga varieties, no, na tolerant sa mga ganyang sitwasyon, at ang mga practices po natin dapat tolerant din yan sa mga sitwasyon. Meron nga lang pong hindagdag, no? Kasi po ang nasabi po sa akin at nang nakita ko nga nung minsan namamasyal ako diyan, marami pong nagtatanim sa atin ng maes sa kabundukan. Ang may papayo ko po para po mapangalagaan natin ang at tuloy-tuloy ang ating pagtatanim sa mga matataas na lugar na yan, ay kailangan po ay mag-practice po tayo ng soil and water conservation. Dalawa po ang hindi lang po ang epekto noon ay sa atin na mismong mga nagsasaka sa itaas. Okay? Siguro pagka 5 taon, 10 taon at hindi natin gagawin itong makonserve natin ang ating topsoil yon at saka yung water, ay baka 5-10 years hindi na tayo pwedeng magtanim doon, o magtanim man tayo ay mababa na masyado ang ani. Ang isa pa hong epekto noon ay magkaroon ng siltation yung ating mga dams at mga river, kaya nga ho yung irrigation natin mawawala, no? Hindi magkakaroon ng serbisyo. Doon ho sa ibaba talaga, no, sa may mouth ng river, umalapit sa mouth ng river, magkakaroon ng baha. So, ang laki po ng epekto, yung paggamit natin ng lupa sa itaas na hindi natin po protektahan ang lupa at ang tubig natin. So, napaka-importante po yun. Salamat. With the advent of this technology, marami nang nababago. Sabi mo kanina, mayroon tayong 1 month lang na munggo po mature na. Baka balang araw, we could also produce yung manok, puro na lang pitso, puro na lang pakpak. I mean, sabi nila yung GMO daw sa mga pagkain nag-a-affect din sa lawas ng sa katawan ng tao. As a matter of fact, there was a funny news report. I don't know if this is correct because naging viral to eh. Kaya daw dumarami yung mga baklat tumboy kasi maraming kumakain ng manok na genetically modified. Yung pagbabago daw ng genetics dun sa manok nakaka-affect din daw sa consuming public. Okay po, gusto ko malinawan yan. Una-una po, wala pa po tayong genetically modified chicken na nasa no? Gusto nyong gumawa ng puro ano lang, yung puro pakpak lang. Opo, sa laboratory po, pwedeng gawin. Okay, pwede po sa laboratory yon. Actually nga po, may gumawa ng steak sa laboratory eh. Opo, yun, pwede yung sa laboratory. Ang ano po yung sinasabi nga nila na kaya daw maraming bakla at saka ano, kasi mataas ang pagkain natin dito ng manok, ay, sa, yun ho, ikwento-kwento rin lang. Alam naman, kwento-kwento yan. Katuwaan lang yan pagka nag-iinuman, lalo na yung mga puro, ano bang, buffalo wings yung kanilang ano, pulutan, ano, ayun. Siguro idadagdag ko rin yun. Yun nga yung sinabi ni ma'am. Wala pang commercially produced niyang mga kinukwento na puro pakpak o puro drumstick ang manok. Sa siyensya actually, mahirap i-manipulate ang mga animals compared with plants. Ang meron ng mga nagawa ay mga isda, pero wala pa itong mga sa level ng mga manok. So yun nga, yan ay mga kwento-kwento lang. At saka, ang nakikita ko sa mga pag-aaral, hindi mismo, yun nga eh, yung misconception yun na, ay, kumakain kasi tayo ng mga GM. Eh, wala pang ang GM na manok tayong kinakain. So paano siya ang makakapag-contribute dun sa mga fenomeno na yan?
siguro ang isa kong nakitang mga pagkakaiba ngayon sa mga agricultural practices, at yun dapat ay titingnan natin. Bakit kasi yung parang, ito kasi ay GM, ito ay hindi. Yun lang ang tinitingnan. Tingnan natin din ang mga practices natin sa agriculture. So pagdating naman sa animal productions, prevalent yung practice ng pag-i-inject ng mga antibiotics sa ating mga manok, baboy, at mga hormones para hindi sila madaling magkasakit at mabilis lumaki. So, bakit hindi natin tingnan yung epekto ng mga ito? Na baka ito, yung overuse din ng mga antibiotics at saka mga hormones, growth hormones, baka siya yung nakakapag-contribute din doon sa mga, hindi lamang sa mga phenomenon, pero doon sa mga ibang incidences na sabihin, bakit mas marami nagkakasakit ng ganito ngayon, nagkakaroon ng cancer ngayon, yung mga ganon. May mga iba tayong practices pa sa agriculture na ginagawa na hindi maituturo sa GM technology, kundi sa practices nga na ginagawa natin sa ibang bagay. At siguro, dapat ito ay tingnan din natin. Kasi, napag-aaralan namin sa microbiology, napakataas ngayon talaga ng incidence ng use ng antibiotics to prevent yun nga, infections sa ating animal production. Salamat. At saka hormones. Salamat, Ma'am Ernie. So last two questions po, Ma'am, tapos kayo huli. Good morning, doctors. I'm Sarah Fabuna from Manila Standard. Marami akong questions. First, how many farmers who are now planting GM crops? Do you plan to expand the numbers of farmers adopting this kind of system? Third, ano ginagawa ng government to promote GM farming? Are there any training programs for the farmers? And then fourth, how many provinces now na nag-ano ng GM farming? And ano-ano itong mga provinces na ito? Okay. Yeah, Thank you, Ms. Sarah. Dami yan. Yeah. Oh. Okay. We have more than 400,000 farmers planting GM corn. They're all over the country. Actually, sayang, di ko nadala ang data ko. No, may data ako dyan. Lahat ng regions, okay? Lahat ng regions except only one region, which is Region 7. Okay, except Region 7. All the rest, they are planting GM corn. Even in those provinces where they say there are ordinances that prevent them from planting, may mga planting pa rin under the underground planting nila. Okay? So, is the government promoting? Hindi nga, galit nga sa atin yung mga BT corn farmers kasi wala man lang daw maitulong ng gobyerno, tapos darating ngayon, sabi, promote daw nila ang organic, bawal na raw sila. So, nagagalit nga sila noon. Nasa Davao ako minsan, sabi ng mga farmer, eto nga, nakinabang na nga kami dito, wala kayong naitulong sa amin ngayon. Pipigilan pa ninyo kami. Yun, yun, yun. Masama ang loob nila eh. Okay? Talagang we don't promote. We only explain what it is. Yan lang ginagawa natin. Because what we're doing is for farmers to have a choice. Yun lang. Okay? Hindi natin pre-promote. Ano mga region? Ano mga provinces, ma'am? Ano raw mga provinces? Ang top producer GM corn. Top producer of GM corn is Isabela. Okay. Hindi ko na maalala yung mga iba kasi ang number one talagang producer for the country is Region 2. Region 2. Sa ano naman Ilocos 100% lahat nung nagtatanim ng yellow corn doon or GM corn tinatanim nila. Yung sa iba, teka, nasa ako, parang 92% naman sa Bicol, no? Mga ganun, ang tataas na ng yung dami. Alin? Ay, ang training program talaga sa pagtatanim niya, nasa private sector lang. Ang training program natin ay yung pag-promote ng IRM. Ito naman, yung insect resistance management, yun ang tinuturo natin sa mga farmer natin para maintindihan nila. Kasi ito naman, para tumagal yung teknolohiya. No? Hindi mabilis na dumami yung mga insekto na resistant doon sa BT corn. Yun lang ang ating programa dyan.
At saka yung sa pang-programa natin, minomonitor nga natin yung area, minomonitor natin. Halimbawa, ngayon nga po may bagong report sa akin na meron na raw resistant na weed doon sa glyphosate, sa Bicol. So ngayon, pupuntahan ng mga taga Bureau of Plant Industry at titingnan kung paano mapuksa yung damo na yon. Kasi kung hindi, masisira yung teknolohiya. Yun. Ganun, yun po ang mga ginagawa ng gobyerno. Pero yung sabihin natin na kayo ay magtanim, di katulad ng ginagawa natin, pinopromote natin ang OPV, baba ng yield. Pagkag may sakuna o namigay tayo ng seed, yun ang binibigay natin. Kaya nga, pinipintasan tayo ng mga farmers. Gusto ko lang idagdag yung sinabi nga ni ma'am na actually, ito ay choice sa farmer. Kasi yung isa rin kasing misinformation na naririnig ko, parang itong GM technology ay out to parang dominate na lahat ng areas, tataniman na ng GM at mawawala yung tinatawag naman yung sa issue ng biodiversity na hindi totoo. Kasi ito ay katulad ng sinasabi ni ma'am, dapat ang technology gagamitin natin appropriately. Kung saan siya dapat, doon siya gagawin. Kung hindi naman kailangan yung teknolohiya na yon, hindi mo syempre siya gagamitin. Nasa tamang paggamit. So, hindi siya yung parang, ay, kasi baka puro ganun na lang, ganun. At depende. At ito ay isang alternatibo na binibigay natin sa mga magsasaka. At may choice ang ating mga magsasaka, ganun din ang ating consumers, na piliin kung ano yung gusto niyang gamiting technology na sa palagay niya ay advantageous sa kanya. So, hindi siya yung parang, wala na lahat ganito. Salamat, Ma'am Erin. Sige, isang follow-up po. Sige, Ms. Sarah. So, sabi niyo po, kasi parang ang nagpe-prevent nito is the laws, right? So, are you urging the government to include GM farming sa law natin so that, you know, farmers can... Wala naman sa batas natin na sabihin sa ating mga farmer na ito dapat ang teknolohiya na gamitin mo, ito dapat. Wala yan. Ang nasa AFMA natin, no, yung premier na agricultural law natin, sabi, farmer's choice. Kailangan may chance ang farmer na mamili kung ano ang kanyang itatanim at ipoproduce. Yun. Ang ating ano lang ay tulungan natin siya para makamit niya yung kanyang pagpoproduce na ganon at lumaki ang kanyang kita. Salamat. Thank you, Mita. At huling set of questions, ha? Clarification lang din po. You mentioned po that Region 7 lang po ang hindi po nagtatanim ng GM sa corn po. Yung mga, ibig sabihin po ba neto, yung mga local laws natin, yung mga ordinance, kept us to push for biotechnology, biotech crops din po. Tama po ba? Ano, wala naman tayong local law na mag-push. Actually, ang local law na tinatry nila ay mag-prevent. Katulad ang Negros, bawal magtanim dyan ng GM corn. So, yun, basically, yun po yung dahilan kung bakit yung Region 7 ang wala pong... Pero sa Cebu naman, actually kasi sa Cebu, wala pa tayong GM white corn kasi ang tinatanim naman doon kasi white corn. So, kaya hindi sila nagtatanim ng kasi yellow corn. Although ngayon may bagong introduction na ng white corn kasi ito naman yung mga farmer na nakilala ko doon sa Nueva Ecija, sabi nila sa akin, "Ma'am, bakit ho wala tayong GM white corn?" Eh ditawag naman ako doon sa mga nagtitinda ng GM corn. "Oy, bakit daw kayo walang white corn?" "Ma'am, sinong nagtatanong? Itong cooperative na ito. Ma'am, puntahan namin kasi meron kaming variety niyan." Ganun lang po. So, nagsisimula na rin ang pagtatanim ng GM white corn. Okay. Ma'am, in terms po naman for the whole region po, ilan na po yung APEC economies that are expanding or adopting the biotechnology? Doon ho, mga 7. Okay. Ang mga nagtatanim po ay mga 7. Ang number 1 po ay ang Amerika, 73 million hectares. Teka, APEC economies. Tayo, siyempre, China, laki rin ng ng China, parang 3 million hectares yata. Australia. Ay, hindi naman APEC ang India eh. Canada. Ano pa? Argentina. Hindi naman APEC ang Argentina. Hindi rin eh. Brazil, hindi eh.
Hindi eh. Ma'am, yung mga bagong mag-a-adopt po. Ang bagong mag-a-adopt ay Vietnam at saka Indonesia. Yes po. Okay. Opo. So ano eh, yung tumitingin sila sa atin, nagaya sila sa atin, mm-hmm. kasi nga yung mga farmer natin nasasaya. Tapos tumigil na tayo ng pag-import kasi dati ang laki ng importation natin ng yellow corn. Tumigil na tayo. Kayang-kaya sana nating mag-export. Ang problema lang naman natin ng export, ano, nasa batas natin, hindi tayo pwedeng mag-export ng grains, yellow corn grains, no? Corn grains. Kaya ang ina-export lang natin ay yung dahon, silage. Okay, fermented na dahon yon. Yun yung ina-export natin sa Korea. Ano pa bang nakaka-ano sa atin? Pero tuwan-tuwa yung mga farmers talaga. Opa. Last question po, please. Siguro idadagdag yes, ko lang, yung isa nating maipagmamalaki sa Pilipinas, naka-in-place na yung regulatory mechanism natin sa, yun nga, pag-regulate nitong mga GM crops. At alam ko ito ay ginagaya ng, yun nga, yung ating mga neighboring countries, like, di ba, yun nga, yung Vietnam. Kasi meron na tayo nitong science-based na tinatawag na sistema ng pag-assess ng safety ng GM products. Apa, thanks for mentioning the regulatory mechanism. Yes. Yung question ko pa is, can you expound why there's a need for harmonizing the regulations among APEC region, in the APEC region on biotechnology? And what is the current status po, yung state po ng regulation system, yung regulatory system natin on biotechnology? And what are those policies na kailangan nating i-harmonize? Naku, sayang iha. Meron akong data niyan. Hindi ko dala. Okay? Ganito yan. Dito sa 21 member economies natin, hindi pare-pareho ang development ng regulation. Dito lang sa 7 countries na nakakapagtanim, pare-pareho sila ng regulasyon. Mm-hmm. Pero meron naman ding katulad ng Thailand, nakatago yung pagtatanim nila. Kasi wala talaga silang, kasi pinagbawal, bawal magtanim. Pero nag-i-import sila, laki ng importation nila ng GM corn at saka GM soybean. Doon naman sa, so yan, ngayon bakit kailangan natin mag-harmonize? Para mabilis ang ating trade. Kasi kung iba-iba ang ating regulasyon, sabihin dito, ito dapat ang gawin, ito naman sa kabila, ito dapat gagawin. Kung magkakaiba na ganon, mahirap ang trade. So gusto natin sana mabilis ang trade among the APEC economies para at ang makakamit mo yon kung pare-pareho ang regulasyon ninyo. Yeah. So naghuling hirit to in unang hirit. Ma'am, it was raised yesterday about the number of experts na kailangang mag-train pa tayo ng mas maraming experts. Is there a need in or nagkukulang na ba yung APEC ng expert with regards to the development of GM crops? Ay, alam niyo, sa Pilipinas kailangan pa natin ng mga eksperto para mabilis ang pag-develop natin ng mga varieties na talagang makakatulong sa ating sitwasyon. No, yun nga yung nakita namin eh. Kaya po kami sa Department of Agriculture, yung aming biotech program po, meron po kaming scholarship. Yun pong mga kapatid ninyo dyan, mga anak ninyo dyan, at kung gusto nilang kumuha ng biotechnology po, ay meron po kaming scholarship. Meron po kaming scholarship din para doon sa graduate students. Teka muna, scholarship ba yun o thesis fellowship. Support lang? Thesis, may fellowship. Fellowship. Ang fellowship, oo. Meron tayo, masters. Tapos meron din tayong fellowship para doon sa mga postdoctorals. Ayun. Research fellowship yon. So thesis support lang yon. Oo. So, oo. Ang isang... May undergrad tayo, full scholarship. Oo, yun. Ma'am Ernie, gusto niyo balita yung Philippine Genome Center sa UP Diliman? Develop ng mga experts. Meron po tayong tinatawag na Philippine Genome Center sa University of the Philippines. System-wide po ito. So, nagkataon yung center ay naka-house sa Diliman, pero may mga ginagawang mga pag-aaral sa health sa UP Manila, sa agriculture of course, sa UP Los Baños, ganan UP Visayas, may involve yung ibang mga campuses, UP Mindanao, ganan.
Bali ito, yun namang paggamit ng mga tinatawag nating mga state-of-the-art na mga equipment. Marami na po kasi ngayon na mga na-develop na mga techniques na mas mapag-aaralan natin itong ang mga genes na sinasabi namin kanina sa mas mabilis na paraan. Kasi noon kung ano ba talagang paisa-isa, manual, ika nga, ang pag-aaral. So yung ating mga researchers, mas matagal bago makagawa ng eksperimento. Ngayon, parang sa isang run, marami ka ng genes na pwedeng maaral na sabay-sabay. So mas mabilis ang resulta. At ginagawa na ito sa ibang bansa. Siyempre, ang gusto naman natin sa Pilipinas, makahabol tayo sa development. Kasi ako as an academic, ang stand ko, para hindi tayo nagdidepende lamang dun sa mga technologies na dinidevelop from other countries. Dapat tayo as Filipino scientists, nakakapag-develop din tayo ng sarili nating technology. Kasi mas magiging mura syempre pagka tayo ang gumawa kesa tayo ang bibili. At yung isa ko nga hindi nga pala nabanggit din, yung BT eggplant technology ay isang local technology. Ito ay dinevelop ng ating mga scientists sa UP Los Baños. So ito ay gawang Pilipino. At syempre ako as a Filipino scientist, gusto ko mas marami at yun nga, magkaroon tayo ng mas maraming exposure. Makagamit tayo ng mga techniques na magbibigay sa atin ng advantage para hindi lamang tayo tagasalo ng technologies galing sa ibang bansa, kundi tayo mismo ay makakadevelop ng sarili nating technology. Yan lang so, po. May follow-up si Ma'am Nina, tapos ayan, si Ma'am. Tatapusin na po natin ating talakayan. Ma'am Nina. Sige. Huling ano na lang ito, pagsasalita. Kasi alam ninyo, kakaunti ang mga kabataan na pumupunta sa agrikultura, no? Kasi nga, ang ating kanta ay planting rice is never fun, no? Ngayon po, ang Philippine Science High School po, tinawagan ako. Sabi nila, ma'am, tulungan nyo naman kaming gumawa ng bagong curriculum para sa grades 11 and 12. So, ang sabi ko, ang ating intent dyan sa pagpapaaral ng mga bata sa ng agrikultura sa grades 11 and 12 ay para makita nila na ang agrikultura ay pagkakakitaan. At sa paggamit mo ng scientific practices ay makikita ka rin talaga, no, dyan sa agrikultura. So yun po ang philosophy ngayon nung ating grades 11 and 12 na i-introduce po sa Philippine Science High School, yung agricultural course. May agri-science courses 1 and 2. Agri-science 1 ay sa crop production and food processing. Yung agri-science 2 po ay sa aquaculture at saka livestock production. At ito po ay para maipakita natin sa mga bata na ang agrikultura ay pwedeng pagkakitaan at kung talagang gumamit ka ng mga makabagong paraan ay iyan ay iyong hindi lang ikabubuhay kundi ikabubuhay ng marangal at maayos. Sa ngalan ho ni Ma'am Ernie at ni Ma'am Nina, maraming pong salamat sa inyong lahat. Salamat po.